pinsan or kinakapatid, yung mayor doon sa lugar nila sa San Juan. Inopen niya yan at meron din siya kakilalang general. Ang siguro ang inform sa kanya, medyo ano yan, medyo madugo yan. Iba kasi yung way ng filing sa mga criminal cases, yung mga heinous crime, yung mga petty crime, iba kasi sa cyber libel masyadong makabago. So hindi pa sila, lahat sila, hindi pa sila ano noon, hindi pa sila komportable. So pagkaabot doon sa secretary, ayun ang sinabi sa amin. And then pagkaabot din doon sa senior prosecutor, yung nag-accept sa amin, ganun din. Ganun din yung sabi sa akin. Kaya nga, nauna kami sa pila, tapos may sumunod sa amin kaagad, nasingita kami ng NBI tsaka ng, ano, ng mga polis. Yan yung sinasabi ni Papa Tricks, ginagawa nila yung mga ini-inquest. Nung una, pinapasok mga ini-inquest. Yung mga ikukulong na direkta, pinauna sa amin. So pagkatapos nila, bumalik kami. Ito na, binasa ng prosecutor. Pagkabasa ng prosecutor, dahil sa ginawa naming filing, sa complete affidavit namin, ba, isa-isa niya, teka, iba to ah. Kasi yung gumawa nito, first time niya na nakakita ng gano'n, na hindi na siya mahihirapan, tuwan-tuwa siya. Kaya sabi niya, pag ako makahawak nito, gusto niya pa siya humawak kasi hindi na siya mahihirapan. So, automatic, submit for resolution kung sino man yung hawak. Kaya nga yung kanina, naulit yan, nung ipinaliwanag ni tatay, tuwan-tuwa nga kami, si Papa Tricks ako. Pagkaano ng prosecutor, hindi pa pala niya binubusisi ng gaano. So pagkatingin niya, ba, ayos to. Kumbaga, yung probable cost niya napakataas. Bihira yung, bihirang malaglag. Kumpara sa kanila ha, bihirang malaglag yung ganong klase ng filing. Kaya nga, sabi ko, natuwa rin ako, natuwa si tatay, natuwa si Papa Tricks nung sinabi sa amin yun. Saglit lang, yun na to. May market ba? O sige, mamaya na. May private chat eh. Ah, okay, sige, sige. Yun, so continue. Balik tayo dun sa ano, so sa naging prank. Noong July 6, aware naman sila, July 5 pa lang, in-update na kagad ni Papa Tricks yung mga ano, yung mga tao, and then yung tatlong bibe. Then si Tol AC, in-update din sila. So ngayon, aware sila na meron silang kaso. In-update sila sa ganitong oras, sa ganitong time. Tol, nilabas yung ano, yung subpoena, yung time tsaka yung oras sa kanila, na? Motor map. Ah. Oh, pinakita mo sa kanila. So ngayon naging aware sila. Nang naging aware sila, naka-ready sila, naka-antabay sila. Ang dami nakatutok. Totoo ba 'to na ganito na may hearing sa July 6? So nagpuntahan na kami sa Batangas ngayon. Ito na, nakaabang sila. Hindi umatayin yung tatlong bibe. Although in-inform, winarningan, sinabihan sila na ganito, magkakaroon kayo ng hearing, ganitong oras, ganitong petsa. So walang dumating kahit representative. So sige, atin yung dalawa. Si Papa Tricks. Si Papa Tricks kasi siya yung ano, main witness. Okay? Para doon sa tatlo. So, kailangan nyo. Ayun yung mga ano ha, wala kayo. Na ganun diskarte. Tapos, kasama niya si Tatay Jetro. Medyo mahigpit sa ano. Masyado mahigpit dito sa prosecutor dito sa Batangas. Hindi sila ganun. Hindi sila nagpapapasok ng basta-basta. Dalawa or isa lang talaga ang pwedeng pumasok. So, nandun na sila sa loob. And then, in-inform ni Papa Tricks, yung ganito nga ang sistema, ganito, aware naman sila. Pero hindi gaanong related or masyado nanonood sa YouTube yung prosecutor. Kaya yung mga ganun bagay, medyo may pagka-oldies at stricto suplado. Kailangan ko muna pag-aralan yung sistema kung ano yung klase ng ng filing bago kayo magsalita sa akin. Kumbaga, to see is to believe eh. Hindi siya basta-basta mag-aano ng ganun. So, ito na yung naging game plan. Siyempre, kailangan, by next hearing, kung magiging final yan, dalawa lang kasi yung, ano, yung hearing eh, sa preliminary na ibinigay sa amin. Which is nung July 6, and then yung, eto nga, July 13. So, ito na yung game plan. Pagkatapos namin kuhain, siguro naman, nanonood kayo, nag-bet kami, gumawa na matinding game plan. Ito mga kapatid natin, sila, at sa pangunguna ni Tatay Jet, tapos si Tol Papa Tricks, Tol AC, ayan, Tol Rocky. Basta lahat na nandun, na nakikinig. Ako, si Chami, si Ate Arjobs, at yung kasama namin, kung sino yung mga kasama namin ng mga panahon na yun. Si, ano, si Ken, si Tol Ken Garcia, ayan. So, ito na yung game plan. Magkakaroon ng ano ng prank. Ito na, yung sinabi ni yung ginawa nila Tol AC. Ngayon, alam namin, alam ni Tol AC, maraming masasaktan at baka maraming magtampo doon sa magiging game plan. Doon sa gagawin na prank. Ito na nga, tiniis. Ito, sabi nga ni Tol AC, apat na araw siya nagtiis. Tiis ka lang ng onti kasi magkakaroon ng anong bunga yung gagawin natin na to. Dahil yung mga yan, tanga sila una, inabisuan na sila at binigyan pa sila ng pagkakataon. Meron pa silang 3 weeks kasi ano yan eh, ipinail namin yan, almost 1.5 months na, kagaya na sinasabi ni, ano, ni Papa Tricks. Isa't kalahating buwan na, ngayon, ipinorward, isinend sa kanila, inulit pa, last week, ang sabi ng secretary ng prosecutor, kung wala silang marireceive for the second time, magsisend kami. Isisend uli namin sa kanila. Okay, para at least aware sila. Ngayon, pag wala pa rin sila na-receive, problema na nila yun.
sinabihan na sila eh. Binigyan pa sila ng pagkakataon, may isang linggo pa sila. At ngayon, kung ang magiging katwira nila, ah, wala kasi kaming ano eh, wala kaming na-receive, iba yung address. Same thing lang din na nangyari kay Tol AC yan. Actually, nung nangyari kay Tol AC, mas maano pa nga kami. Kasi si Tol AC, sinabi niya yung pecha, yung araw, at kung saan pupuntahan. Sinabi niya nga sa prosecutor sa Batangas eh. Wala sa sinabi mo prosecutor sa Batangas, number one mong pupuntahan dyan, yung pinaka-capital. Capital City, i-inquire ka lang doon. Bad. Pinakita ko mismo kung saan yung ano Justice Hall sa live ko. Nung unang live ko, Hall of Justice, pinakita ko kung saan sila pupunta. Hall of Justice, Batangas City. Dyan. Nandun tayo. Sinabi mo nilang maniwala. Ayun. At pinakita ka sila na subpina ni Papa Trix. O pinakita pa sa live, di ba? Hindi, eh, ayaw pa rin nila maniwala. O sabi ko, ah, ayaw nyo maniwala. Sige, para di kayo makatin. Panindigan natin yung trip nyo na hindi totoo. Sila gumawa, kung ano man ang mangyari, maaga naman lumabas yung kanilang warrant na tinatawag kasi for the solution na yan eh. Mahirap ng banggay niyan eh. Maaga man lumabas yan, kasalanan nila yon. Ngayon, kung ang gagawin nilang ano, kilos o pag ano, pagkilos or papatan para at least kahit papaano mabawasan yung kanilang paghihirap, kakatwiraan na nila na ay, hindi namin hindi na uubra yun. Kung naka-attend kayo ng ano ng first and then second hearing, pwede pa. Yung second nga kung nakahabol kayo, kagaya ng ginawa namin ni Tol AC. Kasi ang ginawa namin ni Tol AC, talaga sinuyod namin. Unang ang ano, unang ang project Quezon City. Taga saan ba sila ano, sila Mahal? Balita ko Tol, Quezon City yan eh. So, try natin sa Quezon City. Pag wala sa Quezon City, puntahan natin sa Bulacan. Pag wala sa Bulacan, suyurin natin yung buong Metro Manila kung saan nila ipinaila. Ganun ang sistema, ganun klase. Kasi, nag-inquire muna ako, alam ni Papa Texan eh, nag-inquire ako sa Paranaque, sa ano, prosecutor, nag-inquire din ako sa DOJ. Ang sabi nila, yung system kasi nila, hindi pa ganun ka-high-tech. Na isang click mo lang, lalabas yung pangalan mo doon, at makikita kung saan address at saan city pinail yung kaso laban sa'yo. So, hindi pa ganun ka-high-tech. Kaya kailangan, pupunta ka ron, manual, ipirma ka doon, hihingi ka, binigyan ako ng authorization ni Tol AC, hingi kami ng authorization, nagre-request kami rito, may kaso po ba rito si, ano, si ganito, si pinsa ko, ganyan. Double check po namin. So, manually ha, i-check pa yung papers one by one. Hahanapin yung pangalan ni Tol AC, ganun ang naging sistema. So, ngayon, nung nakita namin, makakahabol kami, kasi nung nakita namin yung, ano, yung papers at yung pangalan niya, oh, hindi pa naman tapos yung, ano, yung preliminary investigation, pwede pa kayong maka-attend by next week, ganitong pecha. Nakapaghanda pa kami. At doon sa time frame na binigay sa amin, nakapag-prepare kami ng ano, ng reply, counter affidavit. Okay? Hindi pa nga binigay sa amin ng time na yun eh. Tama yung partida ang binigay sa amin, no? Napuntahan namin yung araw na yun, nakita namin kung kailan yung hearing at may kaso at may isinampang ang kaso kay Tol AC. Pero hindi kaagad binigay sa amin yung complaint. Para at least masagot namin, makounteran namin yung complaint laban kay Tol AC. Ang sabi sa amin, pumunta kayo ng Monday sa ganitong pecha, umattend kayo sa last preliminary hearing, tapos bibigyan namin kayo ng ano ng copy. So pagkabigay sa amin ng copy, doon pa lang kami pinagbigyan para at least makaribat, maka-attend ng isa pang hearing dahil nga unfair para sa amin. Okay? So yun dapat ang ginawa nyo. Diba? Ngayon, ang problema, yung mga bagay na yun, dahil sa sobrang kayabangan ninyo, kahambugan ninyo, kaanuhan ninyo, kumbaga masyado kayong mataas. Ang feeling nyo palagi, oh, wala yan. Kasi ang katwira ni Ballpoint before, sinampahan nga ako ng kaso dati. Sino ba yung nagsampa ng kaso sa kanya? Sila Mahal din. Sa cybercrime. Sa, ano, sa Camp Crame. Wala na yun. Hindi na uubra yun. Kahit sinampahan ka pa ng, ano, ng reklamo doon sa, ano, sa NBI mismo, sa cybercrime, hindi pa rin uubra yun. Notice. Kasi, lalakarin namin saan yan eh, sa immigration. Actually, updated na sila kagaya ng sinabi ko before. Isasubmit namin doon yung request, tapos pagdating dito sa airport, depende, pwede or hindi siyang mapusasan. Depende ha, depende doon sa magiging takbo ng sitwasyon. Pero may mga nagre-request, dapat pusasan yan, pagtungtong sa airport. Pwede natin gawin yan, at pwede natin i-request yan. Actually, naka-ano na yan eh, naka-ready na yan eh, second move na nga yan eh. Diba? So, tignan nyo yung sistema. Ang ginawa namin kay, ano, kay Jenny, since nasa ibang bansa siya, hindi niya kinakailangan umuwi, diba? Merong technique kaming ginawa para siya ay makasagot or kahit hindi siya umuwi. Yun ay isa sa kaalaman namin na hindi alam ni IMIX kung ano yung gagawin niya sa ganung sistema. So ngayon, dahil sa napapaligiran kayo ng sang tambak ng mga ungas dyan sa